Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter him. 19 years old. 19 years old. This one, 21. To finish the problem of my country and save the next. Kultong yung bang tiyatay namin, ito baka para sa akin doon, ganito. Kaya, yung ibang kasama, nag-iisip din, sabi ko, sino kaya naman lalagay dito? Mapupuno naman kagad doon, tiyan, gano'n. Napiag-usapan namin habang lalagalagan kami. Natural na lang. Buksan mo yung tubig, Kel! Ako si Bibi. And 33 na rin kaming halos dito nakatira sa sementeryo. Ika ko muna yung maganda mga test ko pa. Nag-aasit na pala mo kami, wala kaming tubig. Si Remy pala nakadali niya, no? Tragic pala yan. Nagreklamo ka mo, ito tayo po muna yung patay mo. Ang pao. Nabuburok na lang. Yung mga morgue, kami nagpasa na morgue. Ay, yung mga boy lang ngayon. Nagano sa amin dito tayo, tumatak sa amin. Nung starting ng pag-upo ni Duterte. Isang linggo yun, lahat dito, halos bulabog na paggabi, wala na halos nalabas. Tapos 7 pa lang, sarado ang mga bahay. Pero nga nakakatakot kaya, dami na naikot. Makakailang na. Pamaya, papagkama lang ka, wala ka nang magagawa. Biglang umingi ang paligid, dumami ang mga tao. Naglapitan doon sa crime scene, sinilip ang lugar, naamoy yung dugo, nakita, kanya-kanyang kwento, at ipinakilala nila sa akin kung sino ang biktima. Si mo si Duterte nakaupo eh, talagang legal na legal yung bakay siya. Hindi magtatalik, puno na lang puno. Oo, baka wala pa si tao, puno agad yan eh. Wala, yun doon nga eh. Yung nahuli ako doon, may ginagawa rin doon, di ba? Hindi nahulis ang tao niya pa yun eh. Puno na. Sample, payat ako. Eh, mula pagkabata, katawan ko na lang ito eh. Sabi niya, pag-payat, positive, addict, di ba? O kaya, number one din, pag nasa master list ka nila.
pag naka-field up ka, siyempre babantayan ka na niyan eh. Pag nakitaan ka na lang ng pangit, talagang itutumba ka. Socks. Medyas. Ganun. Ay, hindi man bigilante ng manabre. Meron yung unang arangkada niyan. Kasi diyan pa yung bahay namin sa kabila. 12:30 ng gabi, nag-iinom kami ng kumpare ko diyan. Paglingon ko lang ganyan, dalawang pulis sa likuran ng bahay namin, dalawang pulis sa harap namin. Nakaganon sa una dalawa eh. Kinasan ako ng baril. Nakamas, ginanon yung sombrero. Inangatong mas, ginanon sa ulo ko eh. Puti kami yung kaharap ng kumpare ko. Hindi siya tumakbo. Kung tumakbo siya, wala, may ibig sabihin may kasalanan kami. Gagawin na kami, saka pag gano'n, kung hindi ako nakagasopuhan, gumano na ako. Kaya sir, taga rito lang ho kami, ginanon ko yung pulis. Ang ginanon ng isang pulis, yung kinasang ina ng gano'n, inara niya, ginanon niya yung isang pulis sa likuran ko. Kaya sa akin, pasok kayo. Pinapasok kami sa aming bahay. Sabi nila ko agad pinto. Nakangatog na ako sa ano nun eh. Nakasalubong siya, ang unang tanong sa kanya ay, ikaw, anong pangalan mo? Siyempre, bumati siya. Magandang gabi po, sir. Ako po si Michael. Pagkasabi niya, ako po si Michael. O, ikaw palang hinahanap namin eh. Sir, hindi po. Bakit po? Kasi, ano po ako, empleyado po ako ng DPWH, street sweeper po ako. O, ikaw nga, anong pangalan mo? Michael po. O, di ikaw nga. Tapos, kinuha ang isang kasamahan na pulis at sinabing, sige, banatan mo. EGK, EGK, there, dami. This is the last, doon kaisip. Okay. Sa tao. Parang tingin ko hindi sabi na ano, hindi maaari yung ano yung test. Uubos ka ng tao para may ano ko lang sa quota. Hindi sabi nga, di ba? Porque hindi na kayo pinapasok dyan, tuwan-tuwa na kayo. Mamaya lusubin kayo ng daga yun. Mamaya lusubin man tayo ng daga niyan. Pero ako po lang. At naglalakad ako rito ng ano. Gabi. Malaman natin pag meron man uli na ano dito rin eh. Tayo ko na nakasagap niyan, par. Sagap natin yung agad niyan. Naka-light on screen tayo. Pre, napam ko na. Ang operation ng gabi ay alphabetical. Ang pinatay nila ng nakaraan sa isang maliit na eskinita ay letter L. So ngayong gabi, ang pinatay naman nila ay letter M. Nagulat ako nung ganun ang kanilang kwento. Alphabetical ang pagpatay. Si Michael, ayaw na ayaw ng sigarilyo, hindi umiinom, hindi involved sa droga. Pero hindi ko masabing malas nung gabi nga nakasalubong siya. Nagkataon ang pangalan niya nag-umpisa sa letter N. Tama! Baba! Eh, Louie, angat niyan! Baba! Baba, 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 baba! Baba, baba! Sabi na ako, ha? Baba! Salamat!
Dito pa kapos yung tali ko. May gabi ko, tali ko. Andiyan mo yung mamay. Diyan na lang yan bro. Saan? Busan. O, Busan. Sa panalaw namin sa amin lahat, masabi ko matatapos ng tukang ito pag tapos na termino ni Duterte. Yun, doon ako sisigaw na, I will survive. Survivor kami, ganun. Sa ngayon, di pa, hindi ko masabi. Hindi natin hawak ng ano niya. Kaya ako buhay natin, hindi pa na ano sa termino niya. Doon lang, doon masabi na ano. Okay na kami. Panatag na pag tapos na yung termino ni Duterte. Oh freedom, oh freedom over me, and before I be a slave, I'll be buried in my grave. I will fight for life to be free. No abuses, no abuses over me, and before I be a slave, I'll be buried in my grave. I will fight for my right to be free.